5, biblical understanding of evangelism. Number 6, biblical understanding of church membership. Number 7, biblical church discipline. Ito na, appeal ba? Biblical church discipline. And then, last but not least, a concern for discipleship and growth. Namunin ako. Namunin ako. See, biblical church discipline, a concern for discipleship and growth. So muna, nga sa number 9, last niya, biblical church leadership. So muna, kaplano ko, is serious na ito. Ayaw na ha, nga kini mga messages niya, sa muna na ako, na yung mga scriptures, de dili tanan. O dili, dili daghan. Pero muna, nga ako i-share sa inyo, 2 Timothy chapter 2, verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Agoy, dili rin isa, dili kini. Pinasubay ra o dili pinasikan sa ginatawag mga good speaking. O sa ka-term na siya? Ha? Good speaker? Ha? Genius? Dili. So mao na nga ang iyang gipag iyang yung nga establish sar ganya gyud dire pamino mo ang iyang gitagaan importansya gyud kani expositional ha preaching Bible gyud Bible. So mao na nga na kumbutibited ug mao nga 9 marks of a healthy church to counteract, you see, this first time physical, material problems that we are facing now. Niya ko panalitan, dili kita healthy, as iba sa Ginoo dili healthy, na samot pa sa coronavirus. O, di ba? So muna, ang resulta sa unhealthy physical situations or conditions, maproblemahan kita. So muna, nga ang pulong, ang pulong nga gikinahanglan nato, both spiritual and physical, ang pulong nga peace, pakigdait. O, di ba? Grabe karon ang problema sa katawan, tibok ni kalibutan, apil kita diri sa Pilipinas. O, tanaw na, magtanaw to sa news, sa media. Ah, usay, bisay sa karsada, sa mana, mag-inaway. Ah? Ang ipang-arrest, musukol. Mga driver, sa wala na, maghingi kami ng tulong, wala nang pagkain. Agoy. So muna nga, salamat sa experience nga matawag na to nga earthly examples that Jesus Christ and the apostles had experience in relation to facing a serious problems. So muna nga ingon ang Ginoo ra gyud ang nasayon nga siya ra gyud ang makasulbar isi sa atong mga problema. See? So muna nga John 14 tanaw sa ato nga
Mana ngaku nak kita gak ada importansi akan orang kebiona. Nanti bisa pilar kita kebohok dari keron. So John chapter 14. Salamat sa pasalig sa Ginoo. E mana na to nga Jesus Christ had only 12 disciples and became apostles. Dosera. Ya bisa sila dosera ha be sagubang sila sa dakong problema. Siyempre, lipay sila nga. Iluwas sila sa Ginoo. O, sa taliwala nga sila, gikan sa pamilya, sa mga pobre, kadaghanan nila, mangingisda. Ha, diba? Mga uneducated, gikritisize pag yun na sila. Nga nung maminaw mo muna na, nga huwag mo na itinuna na. O, so muna. So muna, nga, pasalamat ako sa Ginoo, nining verse nga nabasa na ako, basa deliberate. Bisa wala ni isguti sa deliberate, lain man ang impase sa deliberate, pero kining pulong ni Jesus Christ sa chapter 14, verse 28, na ayan na nato, you see, ato na i-connect sa context. Based nini pulong sa mga pulong appeal rin sa verse 28 manindo kita balayo. So introduction rin eh kaya ito ni series John 14:28 ano you have heard na kana you have heard gadi pulong na sa Ginoo ha you have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. Namun ang nakahagit na ako sa deliberate karon nga simana. Pero ang impasa, siyempre, ang impasa ay sisi sa writer sa deliberate, siyempre, peace. Pero wala niya niya, ipasayas ka niya, I go away and come again. Well, sabagay, gisgutan niya, as Jesus Christ is the solution or the answer, you see, whatever troubles and problems that we are facing, that we lost, you see, peace of mind, distress, mentally and emotionally. So, contradiction na sa peace, di ba? So muna nga, as of now, ingon sa Ginoo, sa problema na to, nga kamo nalang bigat sa problema, I go away. But Jesus Christ said, I come again. Well, and come again unto you. So tanaw, sumpay, if you love me, ya mo na, if you love me, you would rejoice because I said I go unto the Father, for my Father is greater than I. You see, in his deity, when you talk about the deity, asa mani, naingon sa Ginoo nga, as I said, unto you, I go unto the Father. Simple, sa context, from verse 1, di ba? Memorize na ito, verse 6, di ba? Alright, so, salamat din eh. Magampot, ama naman lagi ito, salamat, you know, sa among panagkatigom ka ron, na ikaw may pasalig ka na mo, nga sa ang dua o tulo, nga nagkatigom sa mong alam, na naka sa among taliwala. Salamat. Nga kini amo ibalik among mga pangisipan gino sa early ministry of the Lord Jesus Christ with his 12 apostles. In spite of all the problems that they face,
because we know that you are not an earthly person. You don't belong to the earthly human being on this planet Earth. You started from heaven. So Lord, salamat ninyo, ginaot pa ka. Papakaon nimo ang mga kalagkaro Ginoo sa taliwala nini coronavirus worldwide. Salamat nga daan, Lord. We are not permanent here. Salamat nga ikaw mo balik pag-usap. So kini nga tanan mo ginatugyan, ginatag pa salamat sa nga naging Jesus. Amen. Alright, so dagan salamat. Unsay giingon ni Jesus Kristo before verse 28. Unsay giingon niya sa verse 27. Sa verse 27. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world give it, give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Oh, muna karon. Muna ang kadaghanan karon. Majority sa makatawan. Ha? Ibabaw ng kalibutan. Oh. Tanawa nga itong mga lingkuranan. Siyempre, order sa itong punuan sa ito hanga gobyerno. Ha? Stay home. So muna nga usak ini kailhanan nga ato ibalik ang atong una ng atong kasayuran bang natong naibaluan sa panahon, you see, in the first century. So mauna nga kining pulong nga peace, wa kita magkasinabot nini, di ba? So unsa ingon sa verse sa Bible, they talk peace, peace and safety. Pero sa isumpay, then sudden destruction kami. Muna ang atong mga leader sa kalibutan. Apil si Presidente Trump. O sa problema sa Amerika karon. O, ipanginaot na to, ngayinaot pa, nga dili ka na si Simo, sangko sa ginatawag nga state revolution sa pagpatay, you see, sa police, sa prisuhan, sa black people. Muna nga makita nato sa TV, ha, karon nga mga giants nga mga states, ha, are building up, ha, sa pag-rally, ha. Ibahara na si Trump, nga si Trump is a terrorist. Ahay. Mara ako na kayong masulti. Ahay. Alright. So, tanawara na. Sila pang number one nga biktima sa coronavirus. Ah, sa cases, mga patay sa mananaa. O niya, karoon. Grabe ganyan pag-high-tech sa mga kwan. So muna, ang warningan ni Trump, ang mga ang mga national, paano ba nga, mga mga state police, mga local state police ba, mga policemen, nga kung dili makontrol, you see, ganyan mga demonstrators, tanong na mga demonstrators, di ba, black ang gipatay, tungkol sa problema sa Amerika for a long time, kana racism, ha? Anong ilahang batasan ba sa pag ugmod, you see, sa mga black o mga brown, sabi ng mga black. Marang ragamay ang mga brown sama na to. Racial discrimination. Mauna siya, so mauna nga mahibulong ako
ngamangan magademonstrate sa mga na dili man ta nang pure ni black people. Amay mga puti Japon, ano man dili tanan ng mga puti. Ako makasulti ko ninyo, salamat sa experience na to sa itong fellowship sa mga American white missionaries. Sa gidugayon na to, you see, sa pagpangalaga sa gano, under, you see, ha, the leadership of our American white missionaries, masayod ako, masayod ko, ha, sa paghibalag nila sa ilang mga ugali, sa ilang mga batasan, sa mga na, ay, no, kita mga Pilipino, nangaragyapon, may problema, magyapon ta sa, ha, tawag na ito, mga discrimination. Pero terrible ang Amerika, yun. Sa'yo na ka na, naiskwilahan sila nga, pag na ay, ha, mo apply nga, itong, dili pwede. O, oh, na ay, mga state nga, simbahan, why itong? Ah, gohoy. So, muna nga, sa missionaries na to, I can speak with experience. Delete reverenciat. I love reverenciat. Dako nga kung utang kabuto na ito. Bisag ikuha na ito sa Ginoo. Siya gigamit sa Ginoo. Bukwes, I am serving the Lord as pastor now for more than 60 years. He was the one that the Lord used. Pero, kung ang Pilipino mo ato sa Amerika, di musugot si siya. Kaya siya gigamit sa Ginoo, nakaadto ta sa Amerika. Si Awel muna. Nasandwich sa Japon ko. Tungo na nga problema. Okay, so sa bagay, wa pa to. Pero nasayon ako. That tribunal said, does it want a Filipino pastor to go to the States? Mangutana mo nga naman, maulagi na. Discrimination mag-iapo na. Sa bagay, sa'yo mo sa tingali ang Pilipino nga, tigpakililim, pag, amin tigpakilimos siya mo na. Oh, especially when Reverend Howell and Mrs. Howell invited me. Mutana rin Howell because Reverend Sat gave us, you see, a vacation once a year. So muna nga, gusto sila nga makabisita sa Baguio. Di pangutana ko Reverend Howell, buddy, did you ever went to Baguio? I said, no. He asked me, why? What? I don't have the finances to go there. I want to go there, but I didn't have the privilege to go there. I tell you what, I heard that Richard is giving you a vacation once a year. Yes, where do you spend your vacation? Well, usahay. Usahay, sa ila inanay niya sa sirib, sa farm nila inanay. Oh, niya usahay, atong si Negros. So, so mo na nga, I tell you what, ingon, I tell you what, you spend your transportation, we'll take care of your problem there in Baguio. So mo na, at sabi sa Baguio, sa muna na, ago, nakadungog mo din sa experience at kaya Thomas lang nagpurlo. That was the time when I took Dabao, you see, when our missionary was in Purlo. Probably that was in 1970. Kay mga siyat na mag-iapon kay Gamit nga, surrender ka na sila ni Howell as a missionary in the Philippines. So muna nga war na, diha sa Turil, turn over sila. So muna nga, pag abot nila, dire balik na ko sa Cagayan de Oro. Pagkita na mo ni Howell, mingon siya, buddy, do you know what Richard did to me and my wife? I said, what? Right after they arrived from the States, they invited us for a dinner. Gabi, dinner sa Matina. And he,
He asked me a great question. How in the world that you invited, you take my worker with you in Baguio? It's not of your business to do that. Aguhoy. So you see, so muna nga, so kadne adto, yung nako, nga no, gi-appeal pa na ni siya. Alright, so folks, when we talk, you see, about racial discrimination, gawasab sa, ano yung natawag ba nga, imuha nga kining worker niya, imong gamiton sa muna na, di ba na? Alright, so, mao ka na nga ang problema sa Amerika karon, ingon ni Trump, if our local policemen in each state nga naga-experience sa matawag na ito ba nga seryoso nga demonstrations, anti-demonstrations sa muna na against the white, against us as white American, halaka, gipangguba, gipangbato, bisikleta sa manang naa, gisakwat, bibundak, isi, sa bildo, sa mga building sa manang naa. Gohoy, mga bato, sumunang ingon ni Trump. Ang last nga warning niya, we will use the military force. Halaka. Pero mas marang-arang karon. Arang na. Remember, America is a powerful country. O, ang ilang mga hima na na, sa ina ka na, ginapambusil nila ang mga violators, ang mga demonstrators. Sabi niyo mo, sa bala, plastic. So una-una ako, bisag plastic pa na kasama niya po. Tingali. Wow, nanay sila yung plastic niya yung balits. Alright, so folks, morang atong botrasabot sa atohang introduction sa atohang kining proposal nga series of lessons how to manage troubles and problems that our peace is at stake. Pero salamat as a Bible true believers. Mara ako ika bilin sa ato karon. Bahala na unsa mga problema na to sa mga COVID sa mga na. Ha? Bahala na. Ako na nag-isulti dali several times. Siyempre, niya pamata sa itong unod, no, tawhanon sa mga na. Ha? We are affected. Pero, as we are spiritually related to God, salvation wise, I know, bisag kamatayon pa, we can claim, just like what the Apostle Paul said, nobody, no nothing can stop me serving, living and serving the Lord, whether in life or in death, for to me to live is Christ, and to die is gain. So mana, ngano mana, as knowledge of salvation, assurance of salvation with eternal eternal security. Pero mana, may parang na siya, may usaka na siya sa pulong na peace. Pakigdait na we. We have peace with God, of the peace of God. Halaka. So muna po't pasabot sa Ginoo. Di ba? O sa ingon sa Ginoo. For the first time that He came, ingon sa Ginoo, He did not come to send peace on earth. O, di ba? Asa mana? Chapter 10, ito na ba? Chapter 10, Mateo. Chapter 10.
Muna nga kung kita mo, guys, got sa pulo nga pis. Daghan kayo ang zero balance din eh. Kanang pis nga iya sa Ginoo. Oh, pis nga product sa Bible, pulong sa Ginoo. Oh, oh, tanawa. Tanawa sa versikulo 34. Una nga ingon sa Ginoo sa before verse 34, basa sa 28, tanaw sa 28. Ang dili save, mahadlok mamatay. Di ba? I mean, ang kahadlok na to, because death, physical death is our last enemy. Pero unsa ingon sa Ginoo dio sa mga apostoles, og warning sa mga dili save. Ano sa verse 28? And fear not them which kill the body. Muna nga, sukad garon, let us not forget this verse. And fear not them, apil ng coronavirus na, which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Muna nga sa verse 34, think not that I am come, think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father and his daughter, her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. Nakuha kita, yasi maplastar sa katuyuan sa pag-ari ni Jesus Cristo for the first time, masamot ang mga lost sinners to rebel against God. Kaya may gusto nga, uy, contradiction man eh. Aguhoy. So mo na nga, believe ako na eh, believe ako sa kay Deber. In our teaching and our preaching, let the Bible be exposed. All right, so mo na. O sa may ibot pasabot na ini, think not that I come, that I am come to send peace on earth. I come not to send peace, but a sword. So a sword gani, negative na siya. So muna, si Jesus Cristo na biktima. You see, sa sword. All right, so muna nga, maayos ni si Scopel yun. Muna nga ako, I'm a lover of Scopel. Eh nga naman, ano sa 34, kanang pulo nga Kim, apis, kanang pis. And I figure to. O, ano ba, sa explanation niya dito, sakto. Peace. Muna nga, peace on earth, dili. Primero ko pa gani, dili ako, nag-ari, aron sa pagdala, sa pagigdait, sa tibok yuta, dili. Muna, nga si Scopel, insakto ang kanya, sa number to, CF gani, compare, John 14:27, peace is spoken, diba? Ito na itong ibasa, of in scripture in three ways,
dua ka klase nga pakigdait. Nadabe. O kinintre, different kinds of peace. Agikan sa Dios. Kaya mong haluhaloon, kaunon mo dayo sa muna, ngayon, empatso ka. So, wala ang problema sa majority of unbelievers, number one, o mga believers nga wala maplastar sa fundamental doctrine. Sama na, ano si Scofield rin? Peace with God. Muna siya, number one. Peace with God related ni personally. Ang pakigdait sa Dios madawatan individually. Kaya mo, tibok yota sa muna na, no. Muna nga, coronavirus sa muna na. Prediction na siya. Unsa pa? World War II. Third World War, kung nakapa sa 7 years tribulation. Well, sumuna nga insakto sa Scofield. Tanong, Romans 5:1. Romans chapter 5:1. Oh. Romans 5:1. Now, the Apostle Paul is the one talking. But this is the word of God given to Paul to tell, you see, the church is scattered in Rome. Samona, mga saved na. Ah, Romans 5:1. Therefore, alang sa mga saved, tinuurag yun nga Bible saved Christianity. Wala mo itong nag-professor sa mananaa nga wa pa ma-reconcile sa Dios. Not only being a sinner, the Bible said being a sinner, we are considered enemies of God. How can we have peace when we are, enemies with God? So muna, ang solution diha, Jesus Christ ragayon. Jesus Christ ragayon. So, ano? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, period. See? So, na. So, kana nga, peace with God, wala in the peace of God. Dili, peace nga gikan kay Trump, dili, oy! Philippians 4:7. Oh, Philippians 4:7. Lasais mo tayo nagsugod, no? Ano ba sa Philippians 4:7? Hindi. Diboy na sa... Wala may diboy na sa ato. Blessing naman ato. That we are here tonight to be related, to relate this to us. Relay ba? Relay. Ano? Sport nga relay. Dapat ba ito sa muna? Ipag sa muna, diretso ko na sa, di ba? O, na naman, sa Philippians chapter 4:7. And the peace of God, the reason why we are now at peace with God, because we receive the peace of God. Ikan kaya po kay Trump? Dili. And the peace of God which passes all understanding. So muna, kini coronavirus, dili tayo magpag-apos na na. Maglabaw ang ato, you see, nga understanding ni coronavirus. Ambot na lang. Passes all understanding. Shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So more,
Nabalik tani ni libro. Muna about pasabot expose. Expose. Under this, you have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. Because even though you are now at, you are now a recipient my peace. We are, you are at peace with me because you receive my peace through Jesus Christ. So wana, wag labot kayo si Tarpulana o Tarpulano, wag labot kita sa itong mga good works sa mananaa. Wag yun. Through Jesus Christ and Christ alone. So wana, samuna ato nga kon, folks, our world today is somewhat in chaos. The result of corona, because of the result of coronavirus, put the world in distress with fear. So karon, ang Amerika, liso na sa Amerika, see? The result of killing one black American inside the prison. Bisa kayang iksoon ng lalaki, nagapilar sa mga demonstrators. Ngayon pagpalabihi, ang inyong kainit, ayaw. Oh. So, wala'y relasyon physically. Maupay noon ang nagbukal ang dugo sa kasuko. Alright, so, maugyapan, natin diri kita mga Pilipino, naagyapon kita, bisan sa itong mga lokal na simbahan, naagyapon. Pero dili ka, ayaw, maayaw na lang, kay, nakamatata sa Bible, di ba? Alright, so we already talk up Luke chapter 21, 25 to 28 about signs to come in our present age, and next to follow, four signs in Luke chapter 21. Isgutan na ito na, di ba? Last month. When you see this signs about signs to come, four signs, sa adlaw, sun, moon, stars, and then last upon the earth, distress of nations. So mo na ang isulti niya, distress of nations. Alright, so upon the earth, distress of nations. Luke 21, 25 to 28. So prophetic na. Prophetic. Kana sign sa sun, moon, stars, around the earth. 7 years tribulation pa na. See? At the coming of Jesus Christ in glory. Oh, sama na, nga distress of nations. Na, 7 years tribulation na. Yang ano nga nagsugod naman ron? Alright, sama na, nga kanin siya, opposite ni siya sa pulo nga peace. Right or wrong? Don't separate it. This is but an introduction that the three different kinds of plagues that will attack is the human people on this planet Earth. That most Bible scholars sa ilaha nga kini calculation that half of the population of the world within 7 years, at the end of the 7 years, half of the population of the world will die. Naasa mo ra ibutang na na coronavirus. So mo na, distress of nations. So mo na ito nga giabay, how to face that? Peace. Earthly, worldwide peace? Daily. Personal.
Okay. So the events during the 7 years tribulation is considered the first to happen since the creation of the world, based on these three kinds of plagues. So muna nga ingon pagi sa Ginoo sa Bible, if God will not shorten it to 7 years, no single place will survive. Wow! So muna, di, pasalamat kita sa John chapter 4, sa John chapter 14, di ba? John chapter 14, I go away and come again unto you. See? That's why Jesus Christ is coming again. First time sa ipag-ari, dili to send peace on the earth. But Jesus Christ said, my peace I give unto you. So muna, sa 12 apostles, sa mga say, so muna, the first 12 apostles, they were the first members of the church. So muna, sukad na ito sa first century until now, ato ni muna nga dili na ito, yung si mabasol ka ng mga dili save. Nga ma-overpower sila, ma-overpowered yung si sa problema. Oh, di ba? So, muna, yeah, ito na yung pag-arrest kang Hesukristo, di, gidala niya sa ay, tulo. Peter, John, and others, and then Jesus Christ prayed. Jesus Christ said, stay here and pray with me. And then, he went further. And then, pagbalik niya, oh, gakatulog man. So, muna, ingon siya nga, nga naman, dili mo makaampo, og 1 hour. Alright, pray. Let's enter into temptation. So, muna, he went back to where he was praying. So, kadwa, balik na po siya, ay, natulog na kaya po. you know, there is on the story. Ikatulog, so muna na, tulog kaya po. So, muna, ingon siya, hala, sige, tulog na lang mo. Munang muna mga apostoles, munang simbahan, o sa hi, da. Pero salamat, the Lord knows. Why is it, I go away, but Jesus Christ promised it, I will come again. So muna, what happened? Worse, when Jesus Christ was arrested, Peter said, now I go a fishing. And there is disciples say, we will also go with you. All right, so we someone wala na dire oi wala bisa sa delivery wala na. All right, so what happened? They scattered, they left Jesus Christ, they stopped working as a church. Say no gonna with back facing. Pero 3 days after Jesus Christ rose from the grave. Usahay, dire kay usahay. Ang primero kayo, nga nasayod, nga si Jesus Christ resurrected mga women's, mga majority. So muna sa itong mga local churches, mas majority ang mga women's. O tara, o. Diba? Huwag mo pang primero, yung singa naka, ha? Naka pamatuon that the risen Savior and Lord, what He promised, it became true. So muna, that the angel told those women, when you meet the disciples, the apostles, tell them. All right, so what happened? Huh? Nag-isda sila, di ba? Pagdunggo nila sa muna na, anay nagaling kura dito. Pagdunggo nila sa muna, bigon nga, mga anak, naamoy ko ah. Ah, sa muna ng mga discouraged na nga, wah, so may labot mo siya ng mga utana nga. Di ba? So maulog ka na, pwede ba? Hangyoon ko mo,
balik na ito sa dito sa likod ninyo. Dili na layo kayo. Niya, sa i-drop ang net. Drop your net at the right side of your ship. Sa tibok kami, ang isda medyo sa eksakto yung singa fishing station sa Mananao. Niya, huwag ni Mikwa. Niya, di aras na doon. Na, tamo na. Usahay mo na simbahan. Usahay kita. Apil ko. But nevertheless at thy word. Nevertheless at thy word. We let down the net. So, mo na. Pero tanawa ang Ginoo, be careful, let us be careful about our personal relationship with God. Dili tanan ng mga miyembro sa lokal nga simbahan. Save. Murang sakto gini siya, oh. Sakto gini siya. Healthy. Marks of a healthy church. So, mao na, folks. Once saved, always saved. Once a child of God, you will always be. So, mao na nga Ginoo, is the God of God, the King of Kings, and Lord of Lords, and is the Prince of Peace. So, mao na, masayo na Ginoo, wala sa ikwa. Gutom sila sa muna na. So, mao na ang Ginoo, nag-preparar na isda. Sinugba. Alright, so, pero salamat sa wala pa sila makadunggo. Na-conscious na sila. Manatawag mga na-convicted na. May spirit man ta, di ba? So, muna, ngamingos lang nga. Ter, mura si Jesus man na. O, di ba? Mura si Lord Jesus man na. Ay, si Jesus. O, oh, di ba? So, man, ha? Peter, dagan, nagluhod. Ihang ibang bibagay, ihang akinig, tapot. So, man, na, ha? And then, sa dihang ikipakaon sila sa Ginoo. Peter, labis me more than this. So, you know the rest of the story. Alright, so, grabe ang Bible, no? Dili ma-exhausted. Muna ko sa'yo, magkakataas ang ito, ngayon, more blessings ba? Alright, so, pero asa, kung kita mag-isigot sa peace sa Mananao, peace I give unto you, not as the world give it, give I unto you. Peace I give unto you, not as the world give it, because the Bible said, there is no peace, said my God to the wicked. There is no peace on this planet world. There is no peace, you see, in this worldly, sinful world. So, Mona, it's one thing to be saved, personally by Jesus Christ. In serving the Lord, mwaboto sayang pag-backslide na to sa Mananao. Diba? Alright, so, Mona, when Jesus Christ, when the church, you see, the apostles gathered, you see, in the upper room, the door, the door and the windows were closed. But Jesus Christ appeared, manifested himself in their midst. And they said, a ghost. Jesus Christ said, no, dili ko wak-wak, dili ko espiritu. Tanakong at kabrosan. Alright, so, unsa ingon sa Ginoo. Ano, dari na kita. 1 hour. John 20. Tanaw sa John 20. Wala ko nag-i-follow nga akong outline. John 20. Okay. Verse 19. Mauna na siya. Jesus appears to the disciples or to the 12 apostles. Si Thomas wala. Oh, si Thomas, worse ganis ang nag-backslide. Di ba? Alright, so verse 19. Then the same day,
at evening, being the first day of the week, Domingo. Oh, dili ra mo timba sa buntag sa gabi eh. Kayo say ang Ginoo mo, mopir man ang Ginoo na sa simbahan niya, di anay, di ba? All right, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, peace be unto you. So muna, papasalamat ko sa John 14, verse 28. I go away, but I will come again. Nadabi, kung wala Jesus Kristo mag-come again, kadawat sila nene, peace be unto you. Special. Special. So muna, salamat nga si Pedro, mingon sa tubag niya sa Ginoo. Jesus Christ asked him 3 times. He said, repeating the same question. Peter loves me more than this. Katabang isda nga, ilahang na pingwit sa dool ra. Ha? O niya sa sinugbang pagkaon sa manana, apil niya po. Labis mi more than this. Ha? Kalit-kalit. Primero, kalit. Yes, Lord. Kadua, yes, Lord. Ikatulo, giseryoso sa gano'ng ginainay, tingal niya, sa gano'ng, Pedro. Pedro. Are you sure? Tinooray ba gayon? Nasugad ka ron? Imo na ko tagaan prioridad sa tanan ni mo nga decision making. Unsa man mga problema nga imuha nga masaguba. Ay, diha pa gayon. Muna usahay gayon. Muna nga kukunsen. Ako di ay ganito. I keep on doubting. I keep on doubting. But it is not right to keep on doubting. So that is why, personally, I examine, re-examine myself. And I said, Lord, if I was just making a profession, thou knowest it. But Lord, I don't want to miss. I don't want to miss. Salvation, my soul salvation, throughout eternity with you. Sumao ka na, Peter, re-examine himself. How in the world that Jesus Christ keep on repeating 3 times the same question about my whole life? Who am I going to serve? The rest of my life, in spite of these problems. So muna nga Peter was touched for the first time. Last question, he cried. O tingali, dili na kinalit-kalit. May sana, yes, Lord. Thou knowest that I love thee. So muna nga po naging mo sa gino. All right. Feed my sheep. Feed my sheep. All right, so muna nga ako nga katapusan dere. Wow, oh. Sayo ka na, 2.5 pages. Usap pa. So the Lord Jesus was right of what He said in Matthew 10:34. Sayo, di ba? Think not I am come to send peace on earth. I come not to send peace, but a sword. So, Jesus first coming via His birth for our personal salvation offered to all sinners via the Lord Jesus Christ, saved and in fellowship with God. Huh? So muna. So muna nga si John, sa 1 John, He invited all unsaved people to have fellowship with us, and truly our fellowship is with God the Father and the Lord Jesus Christ. Wow! Kisa nasulti na na, si John Gapon, di ba? Writer of the Gospel.
Alright, sige, pasalamatan na itong Ginoo. Ama na maligit na salamat, Ginoo. Now, we are at peace in spite of this terrible experience that the world have been experiencing for 1 year now. So Lord, salamat sa imo. Salamat ka nimo. Ikaw maumong Dios. Ikaw makagahom sa tanan. Kaya ikaw nagbuhat na mo. Ikaw maumong nagtihibo sa kalibutan. So Lord, ninaot pa karong gabi o na pasailoa kami ginoong sa kami napakyas sa among mga pagtuong usay ma-knockdown dili totally stop down pansalamat sama sa example panag-ignan sa mga apostoles. So Lord Jesus, panalangin ni ang among pagpadayon sa pagkinabuhi pagpangalagad nimo sa panahon nga sama ni ini. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong grasya o sa imong kalooy. John 3:16 truly is the heart of the Bible. So salamat. During the 7 years tribulation will not be here because Jesus Christ promised that I will come again. When Jesus Christ promised the apostles I will come again, Jesus Christ meant after His resurrection. But to us now, Lord, we are just looking back of what You did already as the reality of the word gospel, the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. But thank You, Lord, what You promised in John chapter 14, it is just the same that You promised to come before the 7 years tribulation. 1 Corinthians chapter 15, 1 Thessalonians chapter 4. Salamat Ginoo sa pulong nga imo gisulti sa John chapter 14, verse 28. I go away, but I will come again. So salamat na, o ginaot pa. Kanina gabi o na, nabuntog na namo si Satanas, o gantanan niya ng mga himan, sa pagdagmal kanamo sa panahon nga sama nini. Salamat, Philippians chapter 4 verse 7. So sige nito na mo ginapabot ang pagpasalamat sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. All right. So mag-awit kita. Ang sama atong awiton. Peace, gyapon, di ba? All right. So wonderful peace. Pwede mo na. Oh, wonderful peace. Oh, tiyak mo na. Pero ana pa ko announce sa inyo ah. Naapay mas labaw pa niya eh. Tanawa sa page 50 sa itong songbook. Pero peace, perfect peace. Grabe. Oh. Kaysa ka maon eh, be, nakanta ba natin eh? To be honest with you, huwag yun ko makaawit din eh. Being a song leader for quite some times, both in Davao, Digos, o bisag pag arin natin sa Cagayan de Oro. So, kaysa ka maon eh, ba? Tuna natin eh, be, ang yun ako si John. Ha? Nakanta sana? Peace, perfect peace. Kantao na to. Karong Domingo. Karong Domingo. So karon, 113 na ito awitong karon. Kaya mamuha niya ito, nahibaluan nga na. So sasunod na lang yun ang page 50. Alright, so page 113, wonderful peace. Alright, so far away in the depths of light. So as we sing, sing it loud enough. Kung gamaw mo, ready go. Far away in the depths of I'm
pirsa. Walau tersurai habis dan habis main so senior, so senior. Better than last verse, verse 5 dong. Out comfort best ya mona. Agar sama ansik. Na nga giapil na sa Ginoo gyud, I will come again, I go away, but I come again. If you love me, you rejoice. If you love me, wow, tanaw ra no? No wonder, tanaw ra na no? He asked Peter 3 times sa the last chapters of John. All right, so muna nga, love is the greatest word ngayon. All right, sige, manindo kita, maka-dismiss na kita. If you have something offering, say, to give to the Lord, niya nga to hang ang box dere sa atbang. All right, mag-ampo kita, ama na mo langit noon. Walay eksakto nga pulong ngayon. Gawas lang yun sa salamat. Kung may anaa pa, bisag si San Pablo, may admitar nga mao ang iyang angayan nga gamiton sa pag padayag sa iyahang pagpasalamat, loyalty, included loyalty without end. Here now, and forever. So Lord, thank you for the signs that you have given us today. We pray for our brothers and sisters, first and foremost in our local church, and the rest of the local churches worldwide. Not only there is a Pilipinas, kundi dito usab, kung asa man sila ng mga nasod. Salamat nga Great Commission nga imoha nga gi-entrust sa simbahan. Looks like it has been fulfilled that all the nations on this planet Earth have been given already or has been rich of the gospel that you commanded the church
before you went back to heaven. So salamat na Ginoo, panalangin ni Ginoo ang amo pagpadayon sa pagpanganagad nimo. Diri sa mo nga lokal nga dapit diri sa Cagayan de Oro. Ilabi na sa paghuman ni nga building, ikaw ra na sayo Ginoo kung mabalik ba ikaw before the completeness, the completion, the perfection of this two-story build, church building construction. Amo lamang kini nga ito giyandiya kanimo, imumahal ka buton mo, imatuman. But Lord, we are conscious of what you said in the Bible, Luke 19, verse 13, occupy till I come. So kini nga tanan, amo, may paabot ang pagpasalamat sa ngalan ni Jesus, nga among Dios, manuluas, Ginoo, nga among ginalagad o ginahulat. Anytime now. Salamat nini. Panalangin nini offerings Ginoo, special offerings nga mo. Nga umpisahan pagpahibalo last Sunday. Ngayon pa. Ang imo balang espiritu mao ang mga motivate na mo. Sining lokal sa mga lokal nga simbahan Lord. Kau na sayo sa capability sa mga membro nini lokal nga simbahan. So mao Lord, inatugyan lang mang nako ka na. Diya ka na imo. Panalangin nini si Brother Christian sa iyang nga bahin o sad. Sa mao nga building construction nga nakaabot kami niini nga sitwasyon sa pagkakaroon. Salamat na nga daan. So kini nga tanan na mo ginatugyan, ginhatag pa salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Alright, so mayong gabi o prepare for the 9 marks. Prepare for the 9 marks of a healthy church. Alright, so all right.